Ngayon, mag-scrub naman po tayo. Yan. Dahil pag pinapasok niya po yung kamay niya dito, yun. What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to INTV. For today's video guys, para po ito sa mga kahabi natin na bago pa lang at dun sa mga may balak pa lang na pasukin itong hobby na to. Isa po ito sa pinaka-importanting bagay na dapat natin gawin bilang isang fish keeper para mapanatiling healthy yung ating mga alagang isda. Pero kung minsan nakakaligtaan din po ng iba. Napaka-simple at basic lang po nito at ito po ay ang water change. Na-share ko na po sa inyo kung paano ako mag-water change at maglinis itong aming koi pan. Ngayon, i-share ko na po sa inyo kung paano ako mag-water change ng aquarium at kung ano yung mga bagay na kailangan natin ihanda. May update din po tayo dito sa pan natin kung mapapansin nyo dyan sa likod ko. So, ipapakita ko po yan sa inyo mamaya. So, yun. Without any further ado, simulan na po natin to. In 3, 2, 1, let's go! Good day po sa inyo lahat mga kahabi. Ngayon, pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. Dun sa mga bago pa lang dito sa channel na to at ngayon lang nakanood sa videos natin, ito po yung aming DIY trapal pond. Meron po siyang dalawang bottom drain, isa, dalawa, at meron din po siyang skimmer. Ito po yung filtration system niya, mechanical at biological filter chambers. Yan po yung DIY spillway natin. Itong lahat ng to ay may video po tayo nito sa paggawa. May kita nyo po ito dyan sa channel natin. Ngayon po guys, nalagyan ko na po ng takip itong ating filter chambers. Hindi na po siya mapapasukan ng kung ano-anong makakapagdala ng parasites dito sa pan natin. At hindi na po siya malalaglagan ng mga dahon. Ipapakita ko po sa inyo kung saan ko po kinuha itong mga kahoy na to. Yan, dito po yan guys. Yung mga panggatong namin. Kumuha lang po ako ng mga malalapad ng cut. Ngayon, bubuksan ko po ito para makita po ng mga kahabi natin na first time lang po dito sa channel natin. Yan, so ito po yung mechanical chambers natin guys. Yung dalawang bottom drain natin at saka skimmer. So dun sa mga wala pang pambili ng mga filter brush dahil medyo may kamahalan din po yun, pwede nyo pong gayahin itong setup na to. Net lang po yung nilagay ko dyan. Yan. Ito po yung biological filter chambers natin. So, simple lang po yung setup natin guys. Pero effective naman po. Hi mga isda! Hello! Ngayon po guys, mag-water change na po tayo. Ito po yung dalawang aquarium ko dito sa bahay. Itong unang aquarium, meron po siyang limang oranda na maliliit. Tapos dalawang cute na shobun. Yan! So, itong pangalawang aquarium sa mama ko po to. Kanya po itong mga isdang to. Gusto po niya itong mga shobun na to. Dahil pag pinapasok niya po yung kamay niya dito, yun. Ang cute. Ngayon, ito po yung i-water change natin, guys. Pero, hindi pa naman siya ganun kadumi. Pero, papakita ko na lang po sa inyo kung paano ako mag-water change. Pag nag-water change po ako, guys, 20 to 50% lang po yun. Huwag po kayong mag 100% water change. Baka ma-water shock po yung mga isda niyo at baka mamatay. Kaya, 20 to 50% lang po talaga yung pwede natin i-water change sa kanila. Ito po yung mga kailangan natin guys. Yan, nakakabili ka po nito sa pet shop. Wala pa pong 100 pesos to. Tapos, meron po tayo itong pang scrub dun sa aquarium natin. Pero ako, gumagamit po ako ng steel wool. Pero mag-ingat lang po kayo dito guys. Baka ma-scratch yung aquarium nyo. Kaya mas safe. Ganito na lang po yung pang scrub nyo. Ngayon, tatanggalin ko lang po ito dahil ito po ay para dun sa mga aquarium na planted or yung mga may graba or buhangin. Kaya tatanggalin ko na lang po ito. Ito lang po yung gagamitin natin.
pag nag-water change po kayo guys, huwag nyo pong isa ba yung paglilinis ng sponge filter or itong filter natin, dahil may mga beneficial bacteria po yan na makatulong po sa ating mga isda. Pag nilinis din po natin yan kasabay na pag-water change, maubos po yung mga beneficial bacteria. Kaya separate lang po natin ng ilang araw yan bago natin linisin. Huwag natin isabay dun sa pag-water change natin. Madali lang po itong gamitin guys. Ang gagawin lang po natin dito is ilalagay lang po natin itong dulo nito sa aquarium. Tapos itong dulo ilalagay po natin dito. Meron po akong balde dito. Dito po natin ilalagay yung tubig. Ang gagawin lang po natin ay ipipress lang po natin yan para lumabas po yung tubig. Ngayon po guys, lalagyan ko lang po muna nito dahil maliliit po yung mga isda natin dyan. Baka mahigop din po sila, kaya gagamitin ko lang po ito dito. Ngayon, mag-scrub naman po tayo. Ayan po guys, napakadumi pala po nung sponge filter natin. So ganito po ka-effective tong sponge filter na ginawa natin. DIY lang din po ito. Yan, nakakalinis po talaga siya. Imagine yung duming yan. So hindi ko na lang po yan linisin po talaga dahil para hindi po mawala yung mga beneficial bacteria dyan. So ngayon, hintay lang po tayo ng mga ilang minutes para mag-settle down po dumi. Saka po tayo mag-siphon ulit. Ayan, so 30% lang yung water change natin dito sa aquarium na to. Ngayon, tignan po natin itong kabila. Ayan. Nasa ilalim na po yung mga dumi. And wait pa lang po tayo ng mga ilan pang minutes para talagang mag-settle yung mga dumi sa ilalim para makuha po natin lahat. Make sure po guys na yung gagamitin nyo pong tubig ay walang chlorine. Pag tap water po yung ginamit nyo, pwede naman po kayo maglagay ng anti-chlorine. Mabili nyo po yan sa pet shop or mga water conditioner para po safe po yung mga isda natin. Ako po dito, yung gamit ko po is yung tubig sa poso lang, kaya hindi na po ako maglalagay ng mga anti-chlorine dahil safe naman po yun. Lalagay ko na po yun directly dito sa aquarium natin. Ngayon, unahin po muna natin itong lagyan ng tubig guys. Ayan po guys, tapos na po natin lagyan ng tubig to. Tapos na po natin water change itong isang aquarium natin. Hello! Ayan, ito pong isa is nag-settle na po yung mga dumi. Ayan, tatanggalin na lang po natin yan. Tapos, lagyan po natin ng tubig. Okay, so natanggal na po yung mga dumi dito kanina. Ngayon, nalagay ko na lang po yan ng tubig para tapos na po yung water change natin. Ayan po guys, tapos ko na pong lagyan ito ng tubig. Malinis na po ulit itong aquarium natin. Ayan. Depende na po yan sa inyo guys kung ilang beses kayo or ano yung schedule nyo ng paglilinis ng inyong aquarium or yung pag-water change nyo. Pero importante po talaga na mag-schedule po kayo ng water change sa aquarium nyo. Pwede po once a week or twice a week. Depende na po yan sa schedule nyo. Yun, sana nag-enjoy po kayo sa video na to at sana po may natutunan po kayo dito. At before po tayo matapos, ito na po inyong mga shoutout! Sa inyo.
Yon, so that's it that we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe, and hit that notification bell down below so that you are going to be notified for my upcoming video. So that's it. Thank you and see you on my next video.